Hi guys, magandang araw sa inyo lahat guys. Dito na naman tayo sa ano guys, sa kalagitnaan ng biyahe natin. May i-share lang ako sa inyo guys, kasi ito base ito sa mga na encounter ko ng mga trouble, sa mga hindi pa nakakaalam. Pero dun sa mga nakakaalam na, okay na. I-share nyo na lang din para alam ng iba. Ito guys, ano to guys, trailer truck yung dinadala ko. Trailer truck, 40 footer yung hatak-hatak ko. Silipin natin guys ha. Ayan guys, mahaba. 40 footer, 3 axle yung ano, yung trailer. Ayan guys, i-share ko sa inyo guys, ito. Cambio. Share ko sa inyo guys kung paano i-ship yung ganyang cambio, CB 12 speed. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys itong unit ko guys, ano to guys, China lang to guys. Sa mga nakahawak ng ganito guys, ito yung ano niya, oh, indicator niya. Ayan. Ito yung indicator. Kikita nyo guys yung reverse nya, 1 at saka 2, yan yung reverse nya. Tapos yung primera nya nakaitim, tapos yung segunda nya itim, eh, no? Primera, segunda, tercera, quarta, quinta, sexta. Yan ang ano guys, part of low speed. Naka low speed yan siya guys. Ngayon pag naubos mo yung luna yan, yung luna yan naubos mo. Pag neutral nyo guys, titikin yung ilalim guys. Ganyan. Naka high siya guys, naka high. Ngayon, primera mo high. Bali, papalo siya sa 7. Ayan, 7. Primera high 7. Ayan. Ayan, tapos ibalik mo lang doon sa kabila. 8. Tapos, 9. 10. 11. Tapos, 12. Yung top speed niya. Yung pinakahuli niya. Ayan, 12 speed. Ito guys, ano to, Shockman. Ayan guys, sana yung mga hindi pa alam. Tapos pag namarino kayo guys, automatic maglulo kayo pagka mabagal na mabagal. Alam nyo naman yun, yung sobrang bagal na ilulo nyo guys, ibabalik nyo lang to sa ilalim. Ayan, nakikita nyo, baba nyo lang yan. Yun, balikan ng low from 6th. Huwag mong ibalik agad sa primera guys, hindi papasok yun. From 6th, tapos pag hindi pa talaga kaya, quinta. Ayan, pababa siya ng pababa. Hanggang sa nag-stop talaga kayo, yun. Diba? Sa kanya ibabalik sa primera. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo guys, sa inyo yan. Tapos ito guys, ano to, Maxi. Kita niyo, may ginawa na akong DIY guys sa mga switch sa ilaw. Nagdagdag kasi ako ng auxiliary lamp para ano, para pang dagdag liwanag sa daan pag lalo pag malubak-lubak ang landas maulan. Yan lang guys, tapos i-share ko rin sa inyo guys kung ano ang problema kapag nawalan kayo ng trailer brake. Pagka nawalan kayo ng trailer brake, ang unang i-check nyo guys ay walang iba kundi ang hose. Ang dalawang hose na supply doon sa trailer brake, yun ang i-check nyo guys. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng hangin doon sa hose sa trailer brake na supply at saka yung sa Maxi. Saka yung sa foot brake. Yan lang guys, bababa tayo guys kasi ano,
Bababa tayo para ituturo ko sa inyo. Pag preno nyo guys dito, pag apak nyo ng preno dyan, tapos ang pakiramdam nyo ay ang tractor head lang ang may hangin, ang may preno. Sa biyahe nyo guys, wag na wag nyo nang ituloy guys ang biyahe nyo. Pagka pakiramdam nyo na ang preno is tractor head lang, walang preno ang trailer brake, huwag nyo nang ituloy ang biyahe guys. Pumaba kayo at i-check nyo ang dalawang hose na supply doon sa likod ng inyong tractor head. Yan lang guys ha, bababa tayo. Ayan na. Ayan na, bababa na tayo. Ito nga pala guys yung battery ko. Tinakpan ko ng ano. Kaya naka-stainless talaga siya para secured na secured. Anytime akong abuti ng antok, yun lang akong iisipin sa ano ko, sa battery ko. Ayan guys, may baon pa akong tubig ko. Tubig pang paligo. Ayan. Ito guys, so kita ko sa inyo guys. Itong pula, ito yung permanenteng supply guys sa ano, sa tangki doon sa likod ng trailer brake. Ayan yung pula na yan. Ayan yung pulang hose. Permis may hangin to guys ha, permis may hangin to doon sa papuntang supply sa likod sa trailer. Okay, ito namang isa guys yung asol. Pagka apak nyo ng preno guys at walang sumisingaw sa likod, ito ang chichik nyo guys. Yan, chichik nyo itong ito guys, kasi ito may spring po, ito guys may spring. Ngayon pagkargado na sa hangin yung gauge nyo doon sa head, ipisilin nyo lang to guys, press nyo lang to, kasi ito pag walang hangin na lumabas dito, pag pisil nyo walang hangin lumabas dito, ibig sabihin guys sira na to. Yun ang unang i-check nyo, sira. Pag ito sira guys, walang hangin na sumuplay doon sa preno sa likod, maaari kayong madisgrasya guys, isisiti kayo. Pag matuloy na takbo nyo guys, isisiti kayo niyan guys. Yan, papakabit natin mamaya yan ng ayos. Ito guys, basta ito guys, pag tinanggal nyo to, permis may supply yan guys. Ito kahit nakahinto kayo guys, o kaya naka ano, permis may supply to guys. Pag press nyo yan, may supply lagi yan. Ito lang ang lagi ang, pag ito wala guys, papakan mo yung preno. Pag apak ng preno guys dyan, apak ng preno doon sa pahinante mo, papakan mo yung pot valve mo doon sa taas, i-press nyo lang to guys. Pag press nyo yan, pag walang hangin lumabas yan, ibig sabihin sira to guys. Ito sira itong loob. Kaya pag ganun ang nangyari guys, wag na kayong tumuloy. Papagawa nyo muna. Ito naman guys, kung magtanong kayo, ito si Binu. Nandito lahat yung ano, clearance light, pot brake, brake light pala, brake light, putang tail light yan. Ito lahat, signal light, nandyan lahat. Yan. Ayan guys, sana guys nakatulong ako guys sa ano. Ito naman guys ang, baka magtaka kayo kung ano to. Yun yung coolant ang laman niyan guys. DIY ko lang yan. Ginawa kong lagay ng coolant. Pure coolant yung karga ko guys. Sa ano ko, hindi ako nagkakarga ng tubig. Pure coolant lang kasi ang base sa mga karanasan ko, yung pure coolant guys, maganda sa makina, hindi siya nag-uumido yung makina. Anti-rust, wala siyang anong tawag nito, wala siyang kalawang. Makina pag din-renew yung radiator nyo, wala siyang kalawang kaya sure. Ah. Ito lang buhay.
Parking lang ako sa gilid, papahinga si Malilim, ayan. Ay. Yon. Okay, guys. Ayan, guys, salamat guys sa mga ano, sana nakapagbigay ako ng kunting kaalaman sa mga baguhan diyan. Yan lang guys, salamat guys.